Eroplano, tren, barko, hindi lang po yan mga sasakyan para sa trip na bakasyon. Dahil alam nyo ba, patok din pala ang mga ito bilang best places for food trip. Eroplanong may fine dining, tren na naghahain ng kaysa sarap na pagkain, at barkong bubusugin ka na, spoiled ka pa sa alaga. Kaya ano pang hinihintay ninyo, angkas na sa mga sasakyan, kainan. Nakakita ka na ba ng dambuhalang barko? Pero wala sa tubig, kundi nakadaong sa lupa. E makulay na tren, pero wala naman sa riles. O di kaya'y bus, pero wala din sa kalsada, kundi nasa loob ng simbahan. Ang eroplano wala sa tarmac, nakagarahe sa park. Ilan lang yan sa mga paandar ng mga sasakyan na ginagawang kainan, at only in the Philippines yan. Dito sa bayan ng Navotas, katabi lang ng Manila Bay, makikita ang mangilan-ngilang mga nakadaong na barko. Pero sa barangay Tansa Uno, ibahin nyo ang isang higanteng barko na nakadaong hindi sa tubig, kundi sa gitna ng kalsada. Dinadaan-daanan ng ilang mga sasakyan. Ang barkong ito, isa pa lang samgyupsalan. Ito ang MS Noah. Corina, nandito po tayo sa Tansa Navotas, Tansa Uno po. At nasa likod ko po yung Sangyupsanoa po. Halina po kayo at itutoy ko po kayo sa Sangyupsanoa. Kwento ng namamahala sa barkong kainan. 2021 nang buksan nila ito sa publiko. Simula daw noon ay naging instant attraction na ito sa mga Navoteño at maging sa mga dumadayo mula sa ibang lugar. Kasi po yung owner po ng barko po na to is May shipping company po, may shipyard po sila, nagpa-fabricate po sila, gumagawa ng barko. Kaya po, nabuo po itong idea na barko po dito sa gitna po. Yung name po na Noah is kinuha po sa Bible, as yung owner po is Christian po. Ang magbabarkadang sina Miko, Marco, Francesca at Joven. Paborito na bonding ang samgyup, at kahit kailan, hindi pa raw sila nakasakay sa barko. Kaya naman, nang makita nila ang MS Noah sa social media, agad daw silang napasugod para ma-experience kung paano mag-samgyup sa loob ng barko. Habang hinihintay ang kanilang order, umakyat muna sila sa pinaka-upper deck ng barko para mag-picture-picture. Ang serving ng samgyup dito, siksik, liglig at umaapaw. Halos malula daw sila sa dami ng pagkain. Kaya naman, sulit na sulit daw ang halagang 399 pesos kada tao dahil pwede kang magpakabusog sa loob ng 3 oras. Para sa akin po kasi, bihira po itong ganitong place po. Kasi minsan mga sanggip po nasa mall, nasa ibang lugar. Pero yung mga katulad po na ito na nasa loob po ng barko, ganda po talaga yung pinupuntahan po namin. Maganda rin po kasi siya pang picture, yung ambience niya po, malamig, mahangin. Siyempre rin po yung isa sa hinahanap po ng customers. But wait, there's more! Dahil tulad ng ibang barko, bukod sa samgyupsalan, meron pa itong ibang amenities. Sa ground floor naman po, meron po kaming Noah's Art po, nail and spa po. After po nila kumain, pwede po silang magpaspa, or before po kumain, pwede rin po. May manicure, pedicure, then may spa po sila, may sauna po, at marami pa pong ibang mga offer po sa kanila. Pwede po mag-avail po ang ng leave po natin is yung senior, PWD, din yung mga may pregnant na ano po, na pwede pong umakyat, o yung mga hindi po talaga kayang makaakit po ng hagdan. Dito po pwede pong magpa-assist po sa amin na mag-leave po. Ito po talaga yung pang-barko po talaga para po aesthetic din po sa mga tao na baka po sabihin, ay talaga nasa barko talaga tayo para papunta. So tubig na lang po yung kulang, nasa barko talaga tayo, totoo. Dito na po tayo sa second floor po. Ito po yung sa reception po namin pag may mga customer po. Ito po. Ito po yung sa cafe ni Nita. Pasok po. Ito po, after pong mag-sangyup, pwede pong magkape. May mga available din po sila. May prop, smoothies, mocha po. Then, may mga tea. Ito naman po ang KTV po. Ito po. Hindi naman po maririnig yung sound po pag naka-close naman po sila. Yun nga po yung sinasabi ko po, may consumables po sila. Then,
8 to 10 persons. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Mula sa barkong nakadaong sa gitna ng kalsada, mistulang tren na lumusot naman sa pader ang nakita naming kainan sa Quezon City. Hindi po ito ang train to Busan, ha? Kaya wala pong mga zombie sa loob ng tren na ito. Ito ang Seoul Train na isang Korean barbecue restaurant na pagmamay-ari ng concert producer at certified K-pop fan na si Happy C. Go. Hi, Rated Karina. Welcome to Seoul Train. Located po kami sa number 28, Sargent Square, Quezon City. Tara po, tour ko po kayo sa loob ng train namin. So pagpasok po natin, literally marinig po yung train sound namin. Ito po yung hallway, subway station po. This is the station, Seoul Train. And then, makita nyo naman po yung main dynamic sa loob. Labas, parang literal na train po talaga siya. And K-pop themed train siya. And this side naman po sa gilid namin, ito po yung mga upcoming concerts, Lobos. Their main business po talaga sa concert producer sila here in the Philippines. Same din po sa mga subway stations ng train in Korea. They have vending machine. Here at Seoul Train, meron po tayong claw machines. May mga grabatoy din po tayo. So, habang nag-antay po yung customers natin, they can enjoy para hindi po sila mainip. They can play our machines and grab toys. Pasok po tayo sa main dining natin. Kailangan po natin pindutin bago makapasok tong post button door like the train. Automatic door po natin. Welcome po sa dining area namin. We're playing K-pop songs din po habang nag-aantay ng pagkain yung customers natin and while enjoying their food. This is our VIP room. Hanggang 12 packs po kaya namin accommodate dito. If you want private dining experience, you can book this room po. Dito po sa mural, ito po yung mga dinala na nila na international artist here in the Philippines, they produce their concerts po. So, kilala ko po si Steven Tyler, meron po tayo si Rap Monster ng BTS, Alicia Keys, and si Taka po ng One Ok Rock. And ito po yung anak po nila si Winter and then London. Ito po yung celebrity wall namin. Ito po yung pumipirma yung mga nag-dine sa amin, mga politicians, local artists, international artists, even the mga K-pop artists na nag-dine po dito sa resto namin. Dagdag pa sa listahan ng mga artistang nakasakay na nakakain sa Seoul Train ay ang komedyanteng sina Rufa May Quinto, Aramina, Julia Barreto, Mateo Gudicelli, maging ang uncabogable star na si Vice Ganda at ang nag-iisang megastar Sharon Cuneta. Ang K-pop fans at magkaibigang sina Anne at Joey never pa raw nakapunta sa South Korea. At para kahit paano ma-feel naman nila kung paanong makasakay sa isang Korean train at kumain ng authentic Korean food, agad silang napasugod dito. Ilan sa kanilang mga in-order ay ang Korean pancake, galbitang, dolsot, bibimbap at iba't ibang klase pang karne gaya ng yangnyeom, galbi at buldak ghee. Very important sa akin yung ambience kapag pumupunta ako sa isang resto kasi kaya nga ako pumunta doon para ma-relax. So, kapag maganda yung ambience, maganda yung maayos yung pagsaserve, ganon, mas nare-relax ako, mas na-enjoy ko yung pagkain. Nowadays, we're not just looking for good food but also good experience po kapag nasa isang restaurant ka. And hindi lang po yung food yung pinipicture namin, pati na din po yung place.
Dito naman sa probinsya ng Quezon, makikitang nakalanding ang isang eroplano kahit wala namang airport. Hindi rin daw delayed ang flight nito ha, dahil sa totoo lang, isa itong fine dining restaurant. Ito ang Air Summit Gourmet. Kwento ni Ivan Ross na isa sa mga namamahala dito. May nag-alok sa kanyang tatay ng isang sirang eroplano mula Clark Air Base. At para mapakinabangan, dito na daw nila naisip na i-convert ito sa isang social na restaurant. Firstly po, dito po yung immigration po. Diyan po muna dumadaan para bago makaboard tayo sa airplane. Then upon entering po sa immigration, bibigyan po kayo ng boarding ticket. Then ipe-page po kayo sa PA system natin. Passenger Iverson Del Santos, get ready for boarding. Please proceed to the entrance queue. Thank you. Then pwede na po kayo mag-proceed sa airplane. So one of a kind na restaurant. Kasi wala tayong makikita sa city or saan man. So dito lang sa Quezon yung Air Summit Gourmet. Ang kanilang mga sineserve na pagkain, tradisyonal na pagkaing Pinoy, pero abot langit ang lasa at kalidad. Gaya na lang ng crispy pata at pako salad. Ang pagkain namin dito, it's about native din, pero may kasamang international because may eroplano tayo. At teka lang ha, may humahabol pa sa biyahe, isa pang sasakyang bumibida. Matatagpuan naman yan dito sa simbahan ng La Annunziata sa Tunasan, Muntinlupa. Dito makikitang nakaparada ang isang bus. Walang driver, wala rin konduktor dahil ang bus na ito, isa palang kainan. Tayo po'y papunta na ngayon dito po sa Resto Bus. Ang isa sa may-ari ng Resto Bus na ito, ang pari na si Father Nelson. Kumpisal ni Father noong nakaraang taon lang nang maisip niya at ng iba pa niyang kasamang pari sa parokya na pumasok sa pagninegosyo. At ang naisip nga nila ay ang magtayo ng restaurant. Ang bus daw na ito, dati nilang service noong nag-aaral pa sila ng theology. May sentimental value. Ito pong bus pong ito ay dating service namin nung kami nag-aaral sa Don Bosco. More than two years ago, parang gusto na nila itong ikalakal, ipagbebenta na. Kasi kami po yung may sisimulan sana ng restaurant, yung coffee shop, coffee nubisyado. Pero nasa loob, kubo, sabi namin mahirap tabi ng seminaryo bago magiging maingay. Kaya naisip namin itong bus. Ang kanilang mga ino-offer, iba't ibang klase ng silog. Meron ding mga pasta, burgers at bulalo. Bukod daw sa masarap at abot kayang presyo, ang mga pagkain na sineserve nila may basbas ni Father. Nabusog ka na, blessed ka pa. Akin po kayong itutor at papakita po ang sikat at kilala na dito sa aming lugar ang Resto Bus. Dapat po kasi yan idun sa loob pero hindi mapapansin. Kaya ang ginawa namin sa tabi ng bakod para kitang kita ang Resto Bus. Ito po dati payong-payong lang. Pero dahil sa dumadami ang mga kumakain dito, ay ginawa na po ito na bubungan. Iyan! Ito na, talo na po tayo ng bus. Actually, kaya nito, Father, ang mga hanggang 15. Para upo-upong ganyan. Ano? Ito yung dating lagay namin ng mga gamit. Binaligtad namin, o at least ay ngayon ay para siyang lamesa. Oh, ito na po. Narito na po tayo sa second floor. Ang maganda naman po dito ay presko. Dati po ito ay walang bubong. Pero pag umuulan, mababasa ang mga kumakain. Nandun po yung pagtataka, yung namangha na, wow, magiging resto bus ba to? Dito sa Victoria, wala mga restong iba. No? May mga sari-sari, karinderiya. So this is the first resto. Tapos resto bus pa. Ayon sa mga eksperto, malaki daw ang ambag ng itsura at design ng lugar na kinakainan para mas tumaas ang appetite o gana ng isang tao sa pagkain. Malaking factor yung restaurant ambiance o yung atmosphere o yung environment sa influence niya sa appetite natin sa pagkain. So alam naman natin na yung environment ay nakakapag-create ng mood or emotions. Kung okay siya, then nagiging mas relaxed tayo, mas masaya, mas excited. And dahil sa mood or emotions na yun, napapasarap yung kain natin.
Kung bibigyan namin ng ratings ang mga kainang tulad ng MS Noah, Soul Train, Summit Gourmet at Resto Bus, bibigyan namin ito ng rating na 100 over 10 dahil bukod sa masarap nilang pagkain, hindi rin matatawaran ang aesthetic at kakaibang konsepto ng mga sasakyang ginawang kainan. Ang galing, di ba? Yan ang malikhaing Pinoy. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin, ha? Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.